Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Halina mga kapatid, tayo ay magpuri muli sa pamamagitan ng ating pagsasalo-salo sa banal na misa. Sabi ng isang santo, ano ang galit? Anger is the poison that you drink, hoping that your enemy dies. Pag nananatili ang galit sa ating puso, hindi naman ang ating mga kaaway ang nasasaktan, kung hindi tayo. Hindi masama ang magalit. Ang masama ay pag tayo ay nakakagawa ng kasalanan dahil sa ating galit. Maririnig natin sa mabuting balita, ang ating Panginoon ay nagalit din. Pero ginamit niya ang galit niya para malinis ang templo, ang tahanan ng kanyang Ama. Alalahanin natin ang mga pagkakataon, mga kapatid, na tayo ay nagalit at dahil dito tayo'y nakasakit sa iba. Nagalit ka na ba na naging dahilan ng iyong paglayo sa Diyos? Ang iyong bang galit ay naging dahilan ng iyong pananakit sa iyong mga minamahal? Sa mga pagkakataon ng ating mga kahinaan at pagkakasala, hingin muli natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo'y makatanggap muli ng kanyang mga banal na bendisyon at grasya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Tinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdadalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa mga nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhi
sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkakaalipin. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o sa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-apat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga, at italaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Na mahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at inalaga para sa akin. Igalang ninyo inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-imbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinumang kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungad idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya'y pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay.
Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdalang tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinapangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinibigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi na mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanya maalagad ang sinabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito, tinatanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang mapatunayan may karapatan kang gawing ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nga, nung siya'y muling nabuhay, naaalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa nasa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya
nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niyang silang lahat. Hindi na kailangan may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at binabati po natin lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay na happy and blessed Sunday po sa inyong lahat. Ang dasal at dalangin po namin palagi ay kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa gitna ng inyong mga pinagdadaan ng mga pagsubok, I pray for your peace. I pray for your happiness. Amen? Tanong po, ano ang ginagawa niyo pag galit na galit kayo? What do you do when you are so angry? Ito po yung tandaan niyo, ha? Pag galit daw kayo, think before you act. Amen? Mag-isip ka bago ka magsalita, bago ka kumilos, at kung meron kang masamang binabalak na gagawin. Pero kung galit ka daw sa nakakabata sa iyo, para maalis yung iyong galit, anong kailangan mong gawin? Kung galit ka sa nakakabata sa iyo, count 1 to 10 before you talk para mawala yung iyong galit. Pagkaedad mo, count 1 to 30 and then talk. Doon po kayo magsalita. Kung mas matanda sa iyo, lolo mo, lola mo, mga magulang mo, count 1 to 60, 1 minute bago ka magsalita. Pero paano? Pag nagagalit ka, naiinis ka sa misis mo, kayo po mga lalaki, keep on counting. Keep on counting and do not talk. Ha? Kasi po, pag nagsalita kayo, mas lalaki po yung problema. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Pero, pag kayo po mga babae, ang galit sa mga mister nyo, anong kailangan nyong gawin? Ayun, keep on talking, do not count. Ayan po ang problema. No? Alam niyo po, iba-iba yung pamamaraan natin para mailabas yung ating galit. Minsan, merong tao pag galit, nagmumura, nagwawala, naninigaw. Meron din tao pag galit, naninira ng gamit. Meron tao pag galit, bigla na lang aalis. Meron din tao, alam mo, pag galit, biglang tatahimik. Pero ang magandang tanong, ang Panginoon, si Jesus, kung siya po ay nagalit, ano yung kanyang ginawa? Nakakabigla, di po ba? Bigla siyang nagwala doon sa templo. Gumawa daw siya ng latigo. Pinagtataboy, pinag-aalis, itinumba yung mga lamesa. Ganyan po ba ang ating susundan at gagawin pag tayo'y galit? Unawain natin yung ginawa ng Panginoon. Hindi po nakasaad sa Biblia na masama ang magalit. Ang nakalagay po sa Biblia ay kung anong ginagawa natin sa ating galit. Bakit ginawa ito ng Panginoon? Ang kanyang galit ay galit na nagpapabuti. Ang kanyang galit ay galit na naglilinis. Kaya bago tayo magalit, kailangan natin huminto, pag-isipan, kung ang ating banggalit ay makakasira o ito ba ay makakabuti. Ang problema ng napakarami sa atin, hindi alam paano ilalabas ang galit. Kaya nga po, ito yung gusto kong i-share sa inyo. The ABC of anger management. Paano mo ba ihahandle, hahawakan ng mabuti ang iyong galit na hindi ka makakasakit? Ang ating Panginoon, nung siya ay nagalit, hindi naman siya nanakit. Pero nasaktan yung mga nagtitanda doon sa templo. Bakit sila nasaktan? Kasi meron silang pride. Ano po ang pride kung hindi kasalanan? Amen? Kaya nga, yan po yung bigyan natin ng pansin. Paano ba tayo magagalit na hindi tayo makakasakit at hindi tayo magkakasala? A, B, C. A, aminin mo hindi ka perpekto. Pag nagagalit ka, sabihin mo, ikaw hindi ka perpekto.
aminin mo din na yung mga tao na nakasakit sa iyo, hindi sila perpekto. Ang tanong ko po sa inyo, kung ang grade 1 nagkakamali sa math problem, magagalit ka ba sa kanya? Di ba hindi? Kasi nag-uumpisa pa lang mag-aral. Di po ba? Kung ang isang tao, hindi naman Amerikano, sinusubukan niya mag-English, mali-mali ang kanyang pag-English, magagalit ka ba sa kanya? Hindi. Kasi hindi naman natural, hiyang ang pag-English sa kanya. Magagalit ka ba sa isang bulag? Pag tinamaan ka niya habang naglalakad siya, magagalit ka ba sa bulag pag natapakan ka niya o nasagi ka niya? Di ba hindi? Kasi bulag siya, hindi siya nakakakita. Mga kapatid, bago ka magalit, kailangan aminin mo, tignan mo, yung taong yan, hindi perpekto kaya nagkamali. At di po ba, minsan, pag nagkamali tayo, gusto natin yung ibang tao agad pinapatawad tayo. Bakit pag ang ibang tao, sila nagkakamali, agad tayong naiinis, agad tayong nagagalit? Sana, kung gusto mo na yung ibang tao, patawarin ka, maging mapagpasensya at mapagpatawad ka din sa ibang tao. Nobody is perfect. So do not expect perfection from other people. E ang ating Panginoon, alam na po niya na hindi naman perpekto yung mga tao doon po sa templo. Opo, hindi sila perpekto. Pero tandaan nyo, ang mga taong yun, palaging nag-aaral, binabasa nila ang salita ng Diyos. Memorize nila ang kagustuhan ng Panginoon. Pero tingnan niyo po kung anong ginawa nila. Alam nila kung ano yung mali, pero yung mali pa rin yung kanilang ginagawa. Yun yung kinagalit ng ating Panginoon. At walang masama dun sa ginawa ng ating Panginoon. Bakit? Kasi tinutuwid lang niya yung mali na ginawa nila. Ano ang mas mali? Yung nagalit ka dahil tinutuwid mo yung mali? O yung nakita mo na mali yung ginagawa nila na hindi ka pa nagsalita? Di ba mas mali yung hindi ka kumikibo? Yung hindi mo pinapansin? Yung mali at hindi tama na ginagawa ng ibang tao? So my dear friends, when we get angry, be sure that your anger is right. Wala pong masama pag ikaw ay nagagalit pag tinutuwid mo ang iba. Yun lang nga, kailangan mong aminin na ikaw din ay nagkakamali. Pag nagalit ka, sana wala kang kataasan ng loob, wala kang pride, hindi mo pinapakita na mas mabuti ka, na mas mataas ka, na mas nakaangat ka sa iba. Yung galit mo sana ay nagpapabuti sa iba. Ang galit mo sana ay nakakatulong para sa iba. Mali ang galit mo pag sinisiraan mo na ang ibang tao. Pero tama ang galit mo pag ginigising mo ang mga tao sa mali na kanilang ginagawa. A, aminin mo hindi ka perpektong tao. Letter B, bago ka magalit, tingnan mo muna kung kasama ka doon sa problema. Ang tanong, bakit ka magagalit kung ikaw yung nakabangga sa iba? Di po ba? Magagalit ka ba kung ikaw yung nambabae at nanloko sa asawa mo? May karapatan ka ba na magalit? Ikaw na nga yung nanloko, ikaw na nga yung nambabae? Bakit ka magagalit? Ikaw yung dahilan, bakit naubos yung pera nyo? Dahil sumugal ka, dahil pabaya ka, dahil magastos ka. Magagalit ka ba sa anak mo kung ikaw yung dahilan, bakit nagre-rebelde siya? Dahil hindi mo siya binibigyan ng oras at panahon? Magagalit ka ba sa iyong asawa kung dahil nakapagbabae siya, ito ay dahil palagi mo siyang minumura, palagi mo siyang sinasaktan, hindi niya nararamdaman na minamahal mo siya? Bago ka magalit, kapatid, tignan mo muna kung kasama ka doon sa problema. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Tingnan mo muna ang troso sa iyong mata. Baka may kasalanan ka. Ang ating Panginoon may karapatang magalit kasi wala siyang kasalanan. Kasi gusto lang niya ang maayos, mabuti ang kapaligiran, tahanan ng kanyang ama. Walang karapatan na magalit yung mga taong nagtitinda doon sa templo kasi may ginagawa silang masama. Ikaw na nga yung masama. Bakit ikaw pa yung galit? Suriin niyo pong mabuti
ang inyong sarili. Huwag kang magagalit kung ikaw ay gumagawa ng masama. Pero magalit ka sana dun sa mga gumagawa ng masama. Magalit ka sa iyong sarili kung paulit-ulit ka na lang gumagawa ng masama. So bago ka magalit, tignan mo muna kung kasama ka doon sa problema. Letter C, kontrolin mo ang iyong emosyon at ang tono ng iyong boses. Huwag kang agad maninigaw pag galit ka. Kasi tandaan niyo po, anuman ang ating sabihin, hindi na natin mababawi yan. Hindi po ba? Pag may lumabas sa iyo na masama, hindi mo na mababawi yan. Kung gusto mong ilabas ang iyong galit, huwag po sa tao. Ilabas mo sa bagay. Tingnan niyo kung anong ginawa ng ating Panginoon. Hindi niya sinaktan yung mga tao, kung hindi yung mga bagay. Yung lamesa, yun po yung tinaob niya. Hindi po nanampal, hindi nanuntok ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, paggalit ka, maghanap ka ng isang bagay o gagawin, dun mo ilabas yung iyong negative energy. Mag-exercise ka, mag-gardening ka, magluto ka, maglaba ka, no? Kung gusto pa ng iba sa inyo, bumili pa kayo ng punching bag, okay? Doon nyo lagay yung larawan ng inyong asawa o kaaway, no? Doon nyo suntukin, no? Pero wag nyo susuntukin o sasaktan mismo yung tao. Sundan natin yung halimbawa ng ating Panginoon. Anong ginawa ng ating Panginoon para mailabas niya yung kanyang galit? Naglinis siya ng templo. Ang galit, kailangan mong ilabas agad yung galit na yan. Hindi po doon sa tao, pero sa ibang bagay na magiging kapaki-pakinabang at magpapabuti sa iyo. Kasi anuman ang tinatago mo, anuman ang kinikimkim mo, anong mangyayari? Mabubulok yan sa iyong puso. Pag tinago mo, kinimkim mo sa iyong kalooban, mangangasim yan. At hindi po ba anong turo ni Jesus? Anuman ang tinatago mo, anuman ang iniiwan mo dyan sa iyong loob, pag pangit yan, lalabas at lalabas yan sa iyong bibig. Letter C, kontrolin niyo po ang inyong emosyon, ang tono ng inyong boses. Letter D, pag galit kayo, do not sin. Normal po ang magalit. Ang hindi normal ay yung nakakasakit ka dahil sa iyong galit. Mag-ingat po kayo pag sobrang galit na galit mo. At ikaw ay magwawala kasi po, sino mga pinagtatawanan kung hindi yung mga nabubulan sa kanilang galit? Gusto nyo bang pagtawanan kayo ng ibang tao? Mag-ingat kayo. Kasi kung ano man ang iyong gagawin, makikita yan ng ibang tao. Hindi nila makakalimutan yan. Lalong-lalo na, mag-ingat po kayo. Ang dami po mga cellphone ngayon. Kung ikaw ay magwawala, agad, mare-record ka nila, magva-viral ka. Mahirap na pong burahin yan sa internet. Maaaring makalimutan ka ng mga tao, pero bawat napapanood nila yung ginawa mo na na-record, pagtatawanan at pagtatawanan kanila. So, when you are angry, again, stop. Think, do not sin. Dahil pag ikaw ay nagkakasala, nasisira mo ang ugnayan mo, ang relasyon mo sa ibang tao. So, be mindful what you say, be mindful with what you do. You can never take it back. Ang kasalanan, tumatatak. Sin always leaves a mark. At alam niyo po, sa mga tao, minsan, ang hirap burahin ng kasalanan. Diyos lamang ang nangbubura ng kasalanan. Kaya nga po, ingat-ingat po tayo. Pag tayo nagagalit, dahil ang kasunod niyan, pagkakasala. Letter D, do not sin. Letter E po, meron pa. Exhale. Pag galit ka, ang kailangan mo lang gawin ay huminga na malalim. Inhale, exhale, labas mo. Isa pa pong magandang paraan yan para mawala yung galit sa ating mga puso. Exhale, exhale, ilabas mo. Dahil pag hindi mo nilabas, ano mangyayari sa iyo? Masasuffocate ka, masasakal ka. Kaya nga nagkakaroon po kayo ng sakit sa puso. Kaya nga, napakarami po sa inyo, high blood. Kaya nga yung mga iba, na-stroke. Bakit? Ayaw ilabas yung galit. Sobrang tagal na po. So many years have passed. Pero bakit dinadala mo pa rin yan? Basura yan. Hapon nyo.
Make it your daily habit to exhale, to expel. Kung nga yung mga kinain natin, nilalabas natin, sustansya na yon. Yung galit mo, hindi sustansya yan. Hindi po nakakatulong sa'yo yan. Bakit hindi mo ilabas? Inhale, exhale. Labas niyo po yung galit. Do it every day. Kung hindi mo ilalabas, mabubulok yan, magkakasakit ka. Meron pong last, letter F. Alam niyo po kung ano yung F? It is to forgive. Yan po yung gamot sa galit na nananatili sa puso natin. Ang Diyos nagalit, pero pagkatapos ng galit, meron siyang pagpapatawad. Kasi tandaan niyo po, ang Diyos, palagi, hustisya, at may awa. In God, there is always justice and mercy. Oo, nagalit siya, pero pagkatapos nun, kung hihingi ng tawad, ang mga taong ito, tatanggapin niya, papatawarin niya. Pagpapasensyahan niya, mga kapatid, para po lumaya tayo sa galit, kailangan marunong tayo magpatawad. Let go and let God. Isa pong magandang paraan ng pagpapatawad, ano? Pagdarasal. And how do you pray so that you would be free from this anger in your heart? Pray the free prayer. Ano po yung free prayer? Spell free, F-R-E-E. Ano po sasabihin niyo? Sabihin niyo po sa dasal, Lord, forgive me. Lord, release me. Lord, enlighten me. And Lord, empower me. Ulit-ulitin niyo po para maging malaya kayo. Forgive, release, enlighten, empower. Diyan po magiging malaya kayo sa galit. Magdasal po tayo mga kapatid. Na bago po tayo kumilos, bago tayo magsalita, pag nag-iinis tayo, pag galit na galit tayo, tandaan po natin ang ABCD ng galit. A, aminin mo, hindi ka perpekto. B, bago ka magalit, tignan mo kung parte ka ng kasalanan, parte ka ng problema. C, kontrolin mo ang emosyon mo, ang tono ng iyong boses. Meron pang D, do not sin. Meron pang E, exhale. Labas mo. And do not forget the most important one, forgive. Magpatawad ka. Pinagdarasal ko po, kayo pong mga matagal na galit na galit, hindi makalimutan yung mga masasakit na karanasan na ginawa sa kanila. Maging malaya kayo. Be free. Pray the free prayer. Pinagdarasal ko po na sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, maging malaya kayo, maging payapa kayo, at maging masaya kayo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinuro ng mga yumao, na may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagtitipong ito ng pinakabanal na pagsamba, idulog natin ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan at hangarin nating lahat. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang bayan ng Diyos sa buong daigdig ay laging maghain ng sakripisyo ng Eukaristiya ng may malinis na kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway itanggi at isabuhay ng sangkatauhan ang mga pagpapahalagang iningatan sa sampung utos, alang-alang sa ganap na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo kami. Naway patnubayan ang mga mambabatas ng kaalaman sa utos ng Diyos sa paggawa at pagpapanukala ng batas, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, ng lahat ng kabanalan, nais mong manahan sa aming mga puso. Pagibayuhin mo sa amin ang kamalayan ng iyong banal na presensya. Iligtas mo sa lahat ng aming pagkakasala at muli kaming italaga sa banal na paglilingkod. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang ating offertory, muli po akong nagpapasalamat sa lahat ng ating mga generous donors and benefactors. Shout out po sa ating mga OFW na napakabait, palaging nagdo-donate mula sa ibang bansa, at ganyan din po sa inyong lahat dito sa Pilipinas na nagbibigay ng inyong mga offerings sa ating parokya. Gusto ko pong i-report sa inyo na naging very successful ang ating pong pagtulong at pagdo-donate sa munting tahanan ng Nazaret, ang ating orphanage, para po sa mga bata na iniwan at may kapansanan. Kung gusto niyo pong makita yung mga pictures, mga larawan, sa pagkatapos po ng ating misa ay ipapalabas natin sila. At ngayong pong paparating na March, tayo po ay nagpaplano na mag-outreach, tumulong at magbigay naman sa ating mga kapatid na nakakulong, ang mga preso. Itong outreach na ito ay pagtupad sa tinatawag nating corporal works of mercy, of visiting the imprisoned, no? Helping the imprisoned. Kahit po na sila ay nasa piitan, at maaring ang iba sa inyo naniniwala sa karma, tayo po mga Katoliko, ang pinaniniwalaan po natin ay grasya. At ano po ang grasya? Ay yung kahit na tayo ay nagkasala, ang Diyos ay nananatiling mabait. So if you want to receive grace, my dear friends, be God's grace to others. Maging mabait ka sa mga mabait sa iyo, pero ano ang turo ng ating Panginoon? Maging mabait ka din dun sa mga hindi naging mabait sa iyo. Ang mga taong nakakulong, maaaring nagkasala sila, pero sila po ay ginagamit ng Diyos para subukan ang ating kabutihang loob. Kaya ang inyo po mga idonodonate, ang tutulong po natin, tayo po ay bibili na mga pagkain para meron pong additional na kakainin ang ating mga kapatid na nasa kulungan at piitan. I pray that as you are generous, that God will also be super generous to you. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.
Mga kapatid, manalangin kayo para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang aming mga kasalanan naming hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matauhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ang iyong inihandog, ang pagkakataong aming maisaloob ay ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y laging kami makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo. May mabuklod sa pagkakaisa,
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag sa tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan ng pangkaluluwa. Alalahanin po natin ngayon at ipagdasal ang ating mga kapatid at minamahal na may sakit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsasalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan po natin na ang paglilinis ni Kristo sa templo ay isa ding pahiwatig ng kanyang kagustuhan na malinis ang ating puso, ang ating buhay. Because remember what is written in the Bible, that we are the temple of the Holy Spirit. Minsan para hindi tayo makabalik sa paggawa ng kasalanan,
kailangan nating maranasan na may taong nagagalit sa atin. Kasi kung walang magagalit, magpapatuloy at magpapatuloy tayo sa ating pagkakasala. Sabi po nila, pag kayo ay maingay sa subway, sa tren sa Japan, titignan kayo ng masama na mga hapon. Ano ang mararamdaman mo pag tinitignan ka ng masama? Kung hindi, ikaw ay mahihiya. Kaya nga ikaw ay titigil sa iyong ingay at tatahimik. Minsan kailangan din natin makaranas ng galit ng iba para tayo ay huminto sa ating mga masasamang at maling gawa. Huwag natin masamain ang galit ng Panginoon. Pero pag nagagalit ang Panginoon, ito din ay para sa ikabubuti ng ating mga kaluluwa. Galit ang Diyos sa kasalanan. At dahil galit ang Diyos sa kasalanan, ito dapat ay ang ating iwasan. Dahil ang kasalanan ay dumi ng ating kaluluwa at ang kasalanan ang nagiging daan ng kamatayan ng ating buhay. Hindi tayo makakalapit sa Diyos at hindi tayo makakauwi sa langit kung meron tayong dala, bitbit, at tinatagong kasalanan. Kaya naway maramdaman natin ang galit ng Diyos sa ating pagkakasala. At kapatid, kung meron ka pang tinatagong galit, magandang pagkakataon, ang panahon ng Kwaresma, na ilabas mo ito. Pinakamagandang paraan ng paglilinis ng ating puso at kaluluwa ay ang sa pamamagitan ng panalangin at pagkukumpisal. So please, bago po matapos ang Kwaresma, go to confession. Pagkatapos ng iyong pangungumpisal, makikita niyo po, mararanasan niyo, magiging magaan ang inyong buhay. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.